Hello everyone! Welcome back to my channel. It's cooking time again. Yes, mayroon tayong recipe, croquette recipe. Wow! So yeah, napakasarap na potatoes and tuna. Yan ang combination natin. Crispy and delicious. Wow, so yummy. Napakasarap ito para sa ating sauce. Yan, nat. Ang kailangan lang po natin ay 4 pieces of potatoes. Yan. So, peeled and chopped. Yan. Hati-hatiin natin. At maglagay po tayo ng in a cooking pot at least 2.5 cup of water para maluto natin ang ating patatas or potato. Lagyan ng 1/2 teaspoon of salt. Yan. At least may lasa po ang ating potato. Takpan at least lutuin natin ng 5 minutes until tender. Yan. After 5 minutes ng aking pagluto ay malambot na. Then, turn off yung flame niyan at i-drain natin yung tubig. Yan. Dahan-dahan lamang para hindi tayo mapaso. Yan. Then, yan. Mash natin yung potato natin. Alam niyo po itong ating recipe ng croquette recipe, ang pinaka-binder nito ay ang patatas na yan. Then, maglalagay lang po tayo ng kaunting all-purpose flour liter. So, pwede kayong gumamit ng fork, yung tinidor para ma-mash natin yung ating potato. Then, yan, meron tayo ditong minced garlic at of course, yung ating onion at spring onion. Yan, may mga vegetable natin at syempre ang 1 can of century tuna. Yan, flex in oil. Didrain natin yung sabaw at yung can tuna natin ay imash natin ng ganyan. Then, ilagay natin lahat ng ating ingredients. Ihalo natin yung minced garlic, onion, of course, ang ating spring onion. Yan. Napakadaling recipe at lagyan ng 1/2 teaspoon of white pepper. Yan. At konting asin, at least 1/2 teaspoon. Then, ihalo natin ng ganyan at lagyan natin ng grated cheese. Yan. Kung anong brand, okay lang po kahit anong brand. Then, ihalo natin ng ganyan ating mga ingredients at ilagay na po natin yung ating mash na potato, yung ating minasa na potato. Lagyan ng kaunting all-purpose flour, at least 3 tablespoon. Then, mix natin. Yan, ang recipe nito ay napakasimpleng gawin. Yan, affordable din ang mga ingredients na ating ginamit. At yan, mag-prepare tayo ng 2 itlog. Then, merong breadcrumbs at all-purpose flour. Then, yan, scoop tayo and mold natin. Gamit ang ating kamay. Yan, i-mold natin ng 1 tablespoon. Yan, gamit pong ating mga daliri, i-mold natin ng ganyan. Depende po kung anong gusto nyong pabilog or parol, okay lang din sa cooking pot natin. Maglagay po tayo ng cooking oil para painitin natin at habang or at breadcrumbs, of course, yung large egg natin na binati. Then, lagyan po natin ng all-purpose flour muna. Roll natin dyan sa ating binating itlog. Yan. Para i-roll din natin sa breadcrumbs. Yan. Ganyan. Ang croquette na recipe ay deep fry. Yan. May pinaka-coating talaga niya is itong breadcrumbs. Yan. At napakasarap po ng recipe na ito. Yan. Then, matapos po natin gawin lahat at mamold natin. Yan, ready for frying na tayo. Yan, mainit na pong ating mantika. Yan, isahisahin po natin na i-deep fry yung ating croquette recipe. Yan, yung croquette recipe, pwede po ito sa meat or kaya fish. Then, lagyan po ng vegetables. Yan, may spring onions, garlic.
Yan, di-defry natin. Kasi ang kalalabakan nito is crispy siya. Crispy and delicious croquette recipe. Yan, pwede po ito sa meat or kaya fish, tuna. Pwede din, yung, at least yung ginawa natin. Ang pinaka-base talaga nito is yung ating potato na minasa natin kanina. Then, yan. Pat dry natin gamit ang strainer. Yan. Huwag masyado malakas ang apoy ng ating pagprito para hindi po masunog. At yan. Diba? Meron na tayong masarap na croquette recipe. At napaka-yummy. Yan. Ating tong ipat dry sa paper towel para yung excess na oil matanggal. Para hindi po siya gaanong mamantika. Yan, yun pong ating recipe. Kaya nung kumain ako nito, hindi na kumain ng kanin. As in, sapat na yan. As in, ano siya, complete na. Mayroon siyang vegetable, may fish, mayroon din siyang potato na pinaka-carbohydrates na rin natin. So, nung kumain ako, hindi ako kumain ng kanin. Yan, enough na po yan for my lunch. Yan, then mayroon tayo ditong choices ng ating mga dip. At yan, meron tayo itong mga dressing. Yan, itong ating mga dip natin. So, pili na lang po tayo anong masarap dito. So, ang napili ko ay ang salsa. Yan, ang aking gusto ay salsa. Kasi may cheese na yan, may onion na yan, diba? So, tamang-tama lang itong salsa kasi meron siyang kamatis. Yan. So, yan, napakayami ng ating dip. Yan, pang dip natin, pang dressing natin. Yan. Pwede po kayong gumawa lang sarili nyong dressing. Sa akin po yan na rin yung ready-made kanina na kinain namin ni Mother. Yummy. So delicious. Yummy. Yummy. Okay, thank you. Yan. Here it is. Diba? Ang sarap po ng ating recipe. Thank you so much. We hope you like this recipe. Thank you so much. Bye-bye. Until next time. Have a nice day.